po sa ating mechado, ang ating pong mga ingredients is, syempre, beef. At maglalagay din po ako ng baboy. Kasi ito is mga siguro half kilo lang to eh. So, medyo bitin sa amin. So, magdadagdag ako ng half kilo pa na pork. Liempo pork. So, ito is napakaluan na natin kagabi ng 2 hours. Kasi ang beef is matagal siyang palamutin. Ito po yung ating half kilo na pork na ihahalo natin sa ating beef mamaya. Natin ng ito sili makopa. Isa lang. And then kamatis 2, 4, 6 pieces or 1/4 kilo. Pwede na. Pero ito mahigit 1/4 yan. So kasi hindi na tayo maglalagay ng ng tomato sauce. So kamatis na lang para fresh. Diba? So mga kailangan din tayo ng liver spread. Isang maliit lang. Yung ating tomato paste. Any brand po ah. Sausage. At yung chorizo de Bilbao. Ito yung nasa lata eh. Pero dito kasi pwede makabili ng tingi. So ito kasi is dagdag panlasa siya. And yung sibuya siguro isa lang. At mga ilang butil lang din ng bawang. Let's start our cooking! Check na natin. Again guys, nandito po ako ngayon sa aming tindahan ulit. Dito ako na nagluluto. So, pasensya na po kayo sa ingay, sa background. So, ito, yung kamatis natin is, pag nakita na natin na medyo parang durog na siya, or, ayan o, nagkakatas na siya, pwede na natin ilagay yung ating pork. Unahin na natin yung pork guys, kasi yung ating beef is malambot na siya. Pinalambot na siya kagabi. So, pork na lang, kasi sariwa pa yung pork natin. So guys, habang nagpapalambot kayo ng kamatis, haluin nyo rin once in a while. Kasi nga, diba, pag nauubusan siya ng katas o tubig is, ayun, dumidikit siya sa kawali. So, check nyo rin paminsan. So, ayan, igigisa lang natin itong ating pork. And then, dahil lang natin siyang lumambot or maluto bago natin i-add yung ating beef at yung iba pang mga sangkap. So guys, itong pork natin is i-check din natin kasi pag nawalan siya ng sabaw, pwede natin dagdagan ng konting tubig para hindi siya malikit sa kawat. Lagyan muna natin ng paminta para maalis yung lamsa. And then, konting asin lang muna. Konting asin lang muna. Mayroon na tayo magdagdag kasi para lang ma-absorb ng ating meat or pork yung alat or tip. Lagyan na natin guys yung bell pepper para madurog na rin siya. Nag-add ako guys ng konting tubig ha kasi kanina nababawasan na yung tubig niya and baka masunog yung ilalim. And then, add na rin natin yung chorizo de Bilbao. Mama, pwede 1 times 3, di ba? Check
Check na natin guys if malambot na yung ating pork para ilagay na natin yung ating beef. Actually, gine-check ko din to maya't maya eh kung malambot. So, ito, malapit na siyang maluto. Medyo malambot na. Lagyan na natin yung ating beef. So, hindi ko muna nasasama yung sabaw ng ating beef. Kasi, mamaya na natin titimplahan. So, ito yung beef natin. Patong natin. Paunti-unti lang naman. Yummy na naman to, guys. Madami kasing biniling beef yung aking mother-in-law sa Tagaytay eh. So, sinamantala niya na dahil nagpunta sila ng Batangas, so mas mura kasi dun. Kaya, ayan, dami siyang binili. After maka isang kulo guys, lagyan na natin siya ng sabaw. Yung sabaw na gagamitin natin is ito, yung pinaglagaan ng ating beef. Super malasa to guys. Ang beef kasi diba is talagang masarap siya. Ubus na natin. Wala po to eh pag nilagay na natin yung tomato paste. Ubus na natin. Kasi palalambutin pa natin ng konti yung ating baboy. So lagay ko na rin yung ating beef cube. Ito po, naglagay po ako ng beef cube. Mamaya lalagyan na natin yung ating hotdog. Kasi madali lang yung maluto eh. Check natin guys. Medyo ini-stop ko po yung takipa kasi yung usok niya is nakukover ng moist yung ating camera. Super bango. Lagyan na natin yung hotdog guys. Dalawang hotdog. Dali na kasi siya maluto. Super bango guys. Super. Tikman muna natin. Asin at beef cube pa lang yung nilalagay natin dito. Tsaka paminta. Grabe, ang sarap na agad. So, mamaya ilalagay na natin yung ating liver spread and tomato paste. Ayan, I think okay na lahat yung ating baboy hotdog and beef. Lagyan na natin yung liver spread at yung ating tomato paste. Isang lata. Maliit. And yung ating tomato paste. Then, haluin natin. Mayan natin tikman pag after ng isang kulo at na-observe niya yung liver spread at yung tomato paste. Grabe guys, ang pango. Super. Yan, pakuluan lang natin ulit guys ha. Nagmamaya ko siya titikman kung kulang pa sa alat yung ating mechado. Check na ulit natin after one kulo. Wow! Looks yummy and tikman natin. Pero pinatikman ko na ito kanina doon sa aking bunso eh. Sarap daw. Taste it. Grabe guys, sobrang sarap. Dami ko nang makakain kanina ito guys. And guys, ito. Ganito lang siya kalapot. Pero kung gusto nyo mas dagdagan niyo sabaw. Dagdagan niyo pa ng konting tubig. And, opo, kanina pa po nandyan yan. And, that's it guys. Ito na po yung ating beef and pork mechado. So, sana nagustuhan niyo po ulit yung ating ginawang pagluluto ngayong araw na to. And, don't forget to subscribe to my channel for more videos about cooking. Ayan. So, pare-parehas po tayo matuto sa pagluluto. Simple yung lutong bahay lang, pero sure naman na masarap. And don't forget to like it. Nagustuhan niyo po or na-entertain kayo sa aking cooking video ngayong araw na to. Maraming salamat po and God bless us all. Thank you very much. Until my next video.